Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Siyempre, bida't bida na naman po. Walang iba kundi ang real life couple, mga kaldab. Tayo lang po lagi ang masipag at laging updated po pagdating sa social media, sa Twitter, sa Instagram, at sa Facebook. Hawak po talaga natin ang social media. Kaya nga po si Mengay nababas po ng ibang mga netizen. Ito yung mga masasabi natin, mga kaldab, na artista rin po. O mga may iniidolong artista na hindi nga po nangingibabaw. At talagang masasabi po natin na hindi po umaangat. Samantalang ang isang main Paul Kerson, kita nyo naman po, ramdam nyo naman po na kapag may mga kaganapan, talaga naman pong namamayagpag at masasabi natin 101%. Real talk to, mga kaldab. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang maging updated, gusto ko lang yung mga ganap, talagang makikita't ninyo't mapapanood. Nakakalungkot lang po dahil may mga issue na binabato nga po ngayon kay Mengay. Ito nga po yung sinasabi natin na bingo plus. Pero syempre, wala po tayo sa posisyon para kumbaga pigilin yan, mga kaldab. At sa mga kaganapan nga po na sa interview ng Pep Magazine, ulitin ko, hindi ito sigurado maganda. At kita nyo naman po sa mga mata na naman ni Richard Paul Kerson, kapag may mga ganong interview, wala eh. Kumbaga, papaburk po kasi to sa kanya. Hindi naman, ito ah, real talk to, mga kaldab. Bihirang-bihira po ma-interview ngayon si Richard Paul Kerson. Di po ba? At bakit ayaw pong magpa-interview ni Mengay sa social media? Ngayon sinasabi natin, mga kaldab, although maraming umaattempt na interviewin si Mengay, pero bakit wala pong magtagumpay? Real talk, mga kaldab. Ito'y base po sa mga nakukuha nating impormasyon na kumbaga talagang tinatanggihan po at ayaw nga po ni Richard Paul Kerson. Kaya nakapagtataka po itong interview ng Pep Magazine. Bakit nga po ba pinaunlakan ito ni Richard Paul Kerson? Yan po yung hindi natin alam, mga kaaldab, na kumbaga hanggat wala pa po kasing pinali, mahirap po munang magsalita. Pero yung mga netizen at yung ibang Aldab Nation, syempre, nagtaka. Di po ba? Normal lang naman po yan kahit ako eh. Sa dami po ba naman na gusto mag-interview? Pero bakit naisipan ni Alden sa Pep Magazine pa? Di po ba? Real talk. Kung matatandaan nyo, ilang event po yung pinuntahan niya. Naandun ang ABS-CBN. Although hindi siya artista ng ABS, ibig kong sabihin, yung hindi masyado kilalang mga website na gusto siyang kausapin, hindi po magawa. Ito kasi Pep Magazine, ano to eh, kumbaga website din po ito, sister company rin po ito ng ABS-CBN sa pagkakaalam ko, pati po yung Rappler. Pero bakit dyan nga po nagpa-interview? Siyempre, wala po tayo sa posisyon para mag-react, mag-komento, ang sa akin lang. Gusto ko lang po maging updated po kayo, lalo na nga po ngayong hindi maganda at hindi umaayon sa atin ang social media. Ibig kong sabihin yung mga komento. Pero tayo pa naman po lagi yung bida. Tayo lagi po yung pinag-uusapan. Na hindi nga po matanggap ng mga ilang R-main at ilang main fanatics. Di po ba? Gaya ngayon, mga kaaldab, yung panay-post po natin, wala po silang maipanlaban, wala po silang maipag-react, wala po silang maging makuha. Kaya ang ginagawa lang po nila, panay-repost, panay-post ng Bibo, mga post kay Mengay. Di po ba? Kaya nga po ako, mga kaldab, nagtataka rin po eh, kung bakit pagdating po sa social media, talagang hindi makagalaw ng gusto ang mga main fanatics at R-main. Hindi sila makapag-post sa gusto nilang ipopost. Maraming nagkukomento na si Mengay daw po, et cetera, et cetera. Pero hindi na po sila nagpapakita ng mga ganun photos. Bali parang may lumalabas lang po na magkasama nga po raw yung dalawa. Pero parang ginagaya po nila yung taktika ng Aldab Nation na
off-cam na si Alden Semengay magkasama. Totoo naman po eh. Tapos ang ibabaling nila si Congressman Spotted nga po at si Mengay magkasama. Pero hindi na po sila naglalabas pa ng mga photos. Parang ginagaya na po talaga nila yung Aldab. Kasi pag naglabas sila ng photos, nahuhuli po sila eh. Isa po yun sa nagiging dahilan. Kaya marami po mga Aldab Nation o ibang mga netizen na hindi na po sila pinaniniwalaan. Real talk mga Aldab. Kaya nga yung tanong ko, nasaan na po yung mga nagpo-post ng wedding proposal? Nasaan na nga po ba yung nagpo-post ng mga hindi magaganda at kaaya-aya? Nasaan na? Hindi po ba? Simpleng tanong lang, pero hindi na po nila kayang sagutin. O hindi na nga po talaga nila totally masagot. Di po ba? Respeto na lang po sa mga hindi nakakaget, sa mga taong hindi pa rin po naiintindihan yung sinasabi ko. Nare-respeto ko po yan at ginagalang. Basta ako mga Kaldab, andito lang po para magbigay sa inyo ng mga kaganapan na talagang masayang masaya para po sa Aldab Nation. Po ba? Kaya nga po ako, pag nagbibigay ng update, ang daming parang dito na sila pumupuntahan mga Kaldab eh. Parang tayo po yung pinapatigil nila. Parang pag nagbibigay tayo ng update, sasabihin nila, fake news ka na naman Mr. Destiny. Pero sa totoo lang mga Kaldab, kung titignan nyo po si Mengay, kakaiba po talaga yung aura niya po ngayon kesa dun sa aura ng yung pagiging ano mga Kaldab. Pero syempre wala po tayo sa posisyon ha, para mag-react ng ganyan. Ang sa akin lang eh, kumbaga tayo updated. Mga main fanatics sa Tarmain, hindi natin masasabi kung ano po yung nasa loob po nila ngayon. Dahil nga po sa ingay, unang-una mga Kaldab sa Bibo, hindi po ba nanaandun si Mengay. Pangalawa, dito sa mga ina-update po na post na sinasabing hatid sundo o sinundo na naman po si Main Paul Kersol ni Alden Richard sa katatapos na taping. Ang dami mga Kaldab, syempre kaya lang wala po tayo sa posisyon para ipagpilitan yan. Ha? Ang sa akin lang, gusto ko updated kayo. Gusto ko yung mga kaganapan po kina Alden at kay Mengay, alam po ninyo. Yun lang naman po ang importante, di po ba? At least, updated po kayo. Hinding-hindi po kayo maiisahan na sinasabi, oy, nandito si Mengay, andyan si Mengay, andun si Mengay, di po ba? Kasama ni Congressman Spotted, etc. Hindi na. Kasi basag na po sila eh. Magsisimula pa lang po sila o mag-iisip pa lang po sila ng gagawin nila. Nabasag na po natin. Yung tipong ipopost po lang, ipopost na nga po nila pero nagdalawang isip pa po. Di po ba? Real talk. Sinasaka, ako kahit mag-post tayo na mag-post okay lang. Kasi alam naman po natin yung totoo eh. At yung mga pinopost naman po natin, totoo. Eh, ang pinopost po nila edited eh. Kaya nga po, wala na ganong naniniwala.